So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon, pang ilang day na tayo dito sa Babuyang Walang Amoy? Pang day 9 na po. Ayan, pang day 9 o day 10? Day 9. Day 9 na no? So eto, day 9 dito sa Babuyang Walang Amoy. So mga katropa, ngayong araw na to pag-uusapan natin magkano na nga ba ang puhunan sa pag-aalaga ng 10 patabaing baboy mula piglets pagkuha sa kanila hanggang sa maibenta natin sa merkado. Ibig sabihin, ang gagawin natin, patabaing ano, partner. So magkano na nga kaya, may idea ka ba bro kung magkano na approximately sa tingin mo magkano ang ubuti ng 10 baboy, lahat-lahat, pagkain, bakuna, vitamins, vaccine at kung ano, mga electricity, bayad sa taga-Bantay. Sa tingin mo magkano? Magkano po ata? 15K. Ayun. So sabi ni Luigi, 15K. So tara, himay-himayin natin 'yan mga katropa. Ayan. So parang ano, sana ganyan nga. 20K, 15K, ano, para at least napakarami natin mga katropa na talagang papasok sa negosyo ng pagbabayan kapag ganyan kasimple yung puhunan na ilalaan nila sa pag-aalaga ng 10 baboy. Ayan, so tara guys, let's go, pag-usapan natin yan. So recap lang guys, nandito tayo ngayon sa Babuyang Walang Amoy. Itong Babuyang Walang Amoy, isa ito sa masasabi natin na pwedeng maging model na babuyan, ano, kasi nga, napakaraming mga gustong mag-alaga ng baboy pero ayaw nila ng maamoy na kulungan. Ito guys, isang example ng isang babuyang walang amoy na kahit dito tayo kumain, actually dito pa tayo umiinom ng soft drinks, nagme-merienda, pero kahit sabihin natin napakalapit natin sa baboy, wala pa rin talaga tayong maamoy na baho o maamoy na dumi. Kahit na may dumi talaga yung mga alaga nating mga alagang mga baboy dito sa Babuyang Walang Amoy. So ito guys, pag-uusapan natin ngayon magkano yung ilalaang puhunan budget sa pag-aalaga ng 10 baboy. Pag-uusapan natin, ano-ano ba yung mga gastusin sa babuyan para at least mag-aalaga tayo ng piglets, gagawing patabaing baboy, at after 4 months na pag-aalaga, benta na. So sa tingin nyo mga katropa, ang isang 100,000 ba sapat na para makapag-alaga ka ng 10 patabaing baboy sa loob ng 4 na buwan o 3 buwan at kalahati? So himay-himayin natin yung mga gastusin. Una guys, gagastos tayo sa pagbili ng mga piglets. Ikalawa, gagastos tayo sa pagkain sa baboy na maaaring mag-range ng, maaaring mag-okupa ng 60 to 70% ng kabuuang gastusin sa negosyo ng pagbaboyan o baka higit pa, depende guys sa kung ano yung target natin sa ating mga alagang baboy. May mga pagkakataon na gusto nating mas lumaki pa ang mga alagang baboy, umabot ng 100 kilos para at least mas kumita tayo. Lahat naman tayo na gustong pumasok sa negosyo ng baboyan o sa piggery business, eh gusto natin kumita, hindi ba? So lahat tayo na pumapasok, nag-aalaga ng baboy, gusto natin kumita. Iba pang mga kaakibat guys na gastusin, eh yung mga kuryente, ilaw, tubig, mga pahakot, at kung ano-ano pa, maaari rin tayo guys umupa ng mga taga-Bantay o tao na maaari nating bigyan ng sweldo o incentive. Ayan. So ano ba yung mas advantage, sweldo o incentive na ibibigay sa tao na taga-Bantay? Saan ba tayo mas makakatipin? So pag-uusapan natin yan mamaya-maya. At syempre, dapat ba nating rentahan itong building na katulad nitong Babuyang Walang Amoy kung nag-aalaga tayo ng baboy kahit halimbawa tayo mismo ang may-ari ng baboyan? Bakit ba practical na kahit na tayo yung may-ari ng baboyan, eh kailangan bigyan pa rin natin ng kabuuang renta o upa yung building kahit na halimbawa, ikaw na mismo yung may-ari. So ano ba yung advantage nyon? So pag-uusapan natin yan guys, at magkano ba dapat yung upa ng bawat isang piglets sa baboyan na pinagawa ninyo o sa mismong piggery business nyo. At ano ba yung mga iba't-ibang mga security measure na maaari pa nating ilagay sa ating baboyan, at magkano ba yung sharing ng mga baboy na inaalagaan natin? Halimbawa, maglalagay tayo ng CCTV camera na may internet. So magkano ba yung kaakibat na gastusin dyan? So tara guys, ayan, simulan na natin. So ito guys, kinumpute natin yung mga kaakibat na gastusin sa pag-aalaga ng 10 baboy. Meron tayong topic dati, 2022, 2023, at 2021. So ngayon guys, 2024. Kaya kailangan i-update natin yung mga gastusin kasi napakalaki guys ng difference between sa last 2 years at sa 2024 na gastusin sa pag-aalaga ng 10 patabaing baboy. Akala ko talagang konti lang yung tinaas pero napakalaki pala guys ng tinaas. Kaya naman napakarami nating mga katropa kapag mababa yung presyuhan ng baboy sa kanila ng live weight
kuhaan, bentahan ng baboy, eh talagang magre-reklamo sila ng napakatindi. Talagang maraming aangal. Pero doon naman sa mga katropa natin na sobrang tataas ng presyuhan ng baboy sa kanilang lugar, alam ko, todo-todo ang ngiti nila dahil talagang kumikita sila guys ng napakalaki. Eto na, pag-usapan na natin. Ang presyo guys ng piglets, halimbawa dito sa Bicol, katulad na itong 10 baboy na piglets na to, inabili guys ng 3-2 per head. Eto guys, ipapricing natin guys yung mga kaakibat na gastusin base sa per head ng baboy at i-multiply na lang natin sa 10 para mas mabilis at maintindihan at mas mabilis na computation. So halimbawa guys, ang piglet binili natin ng 3,200 pesos per piglet. Ibig sabihin 3,200, i-multiply natin into 10, 32,000 kaagad yon si 10 baboy. Ito na guys, pagdating naman guys sa labor cost, ito, bakit ba kailangan guys na kahit tayo yung nag-aalaga ng baboy, binabayaran natin yung sarili natin? Ito kasi mali ng mga hog racer, nililibre natin yung servisyo na binibigay natin. Samantalang sa ibang mga negosyo, lahat yun may bayad, diba? Lalo na yung labor cost. Kasi yun yung isang bagay na talagang napakalaki ng factor. Kasi syempre, kung walang tao na mag-aalaga ng baboy, hindi lalaki yung baboy. Kung walang tao na magpapakain sa baboy, sinong magpapakain? Hindi sila makakain, di ba? Mamamayat yung baboy. Kaya importante guys, ini-incentivize natin at binibigyan natin ng kaukulang bayad yung servisyo natin kahit tayo mismo yung may-ari ng baboyan. Dapat binibigyan natin yung service, binabayaran natin yung service natin sa baboyan. Kasi kung tayo yung nag-aalaga, tayo yung tagabantay. Ngayon, kung may uupahan tayo na tagabantay, dapat may bayad din sila. Ito naman, practicality. Kapag sa baboyan, hindi talaga practical na magbayad ka ng malaki kaagad, lalo na kung backyard hog racer ka lang. Kung pagtitingnan natin nga guys, yung mga commercial piggery, talagang maliliit lang din yung bayad nila. Isang daang baboy sa bawat isang tagabantay. So halos ganun yung computation nila. Ilang heads ng inahing baboy sa bawat isang tagabantay. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon guys, 10 patabaing baboy mula piglets hanggang patabaing baboy. Magkano ba yung ideal na pwede nang ibayad dyan sa tagabantay o sa sarili mismo natin? Eto guys, ang dapat na ibayad is 200 pesos sa bawat isang piglet na alaga bawat buwan. Ibig sabihin, ang isang piglet na alagaan mo ng 4 months, 200 pesos per month, i-multiply mo into 4, so 800 pesos. I-multiply mo into 10, 8,000 pesos ang dapat na magastos sa tagabantay dito sa pag-aalaga ng 10 piglets. So, 200 pesos per baboy sa bawat isang buwan, i-multiply mo into 4 months, i-multiply mo into 10, so 8,000 pesos para sa labor cost nitong baboyang walang aboy, para sa patabaing baboy. So, ngayon naman guys, electricity, so kuryente, ikakabit na lang natin sa bahay natin. Pero bakit pa kailangan i-separate natin yung bayad sa kuryente? Siyempre guys, nakikigamit ng kuryente, nakikonsumo ng kuryente yung baboyan, di ba? Dapat lang magbayad ito kasi ang kuryente, gastos pa rin yan eh. So, magkano naman per baboy? Ayan, ang bayad sa kuryente. So, ipagpalagay na natin guys na kapag minix natin ang between kuryente at saka tubig, 25 pesos per baboy. Kaya sa 10 baboy is 250, i-multiply natin into 4 months. So halos 1,000 pesos ang dapat nating i-budget sa baboyan. Ayan. So usually guys, maraming mga backyard hog racer na minsan libre na yung tubig kasi may mga poso-poso. So ayos lang yon. Pero yung kuryente, at least, paglaan tayo ng puhunan, budget, 25 pesos sa bawat isang baboy, i-multiply natin into 4, ayan, i-multiply natin into 10, tapos i-multiply natin into 4 months. Kaya 800 pesos ang ilalaan nating budget para sa bayad ng kuryente ng baboyan. Kung 10 piglets yung pinag-uusapan natin at gagawin natin patabain. Ito naman, water, libre na kasi may poso naman. So depende sa inyo, idadagdag nyo na lang yan sa cost kung nawasa yung gamit ninyo. Pero kung nawasa guys yung gamit ninyo, hinay-hinay lang, mag-isip kayo ng ibang ways para mas lalong makatipid at ibang alternative na mapagkukunan ng water source. Ito pa, vitamins and vaccine, magkano ba ang ilalaang puhunan o budget sa vitamins and vaccine? At least dapat tayong maglaan ng 20 pesos per piglets, i-multiply natin into 10, i-multiply natin into 4 months. So ang isang piglet guys, is dapat 80 pesos ang budget niyan sa vitamins and vaccine.
Ayan, sa loob ng 4 na buwan na pag-aalaga. Ito naman, pagdating naman guys sa transportation, dito nagkakaroon tayo ng extra cost sa transportation kasi pag pick up pa lang ng baboy, magkano na yung magagastos natin. Siyempre, pag bilit natin ng feeds, gagastos na naman tayo. So, another gastos na naman yan, di ba? So, sumatotal guys, halos gagastos tayo ng 900 pesos sa transportation pa lang. Kasi kung bawat buwan, nagpabiyahe tayo, bumibili tayo ng sako-sakong feeds, imagine na lang na sa pag-aalaga natin ng baboy, halos 50 maximum na sako yung gagamitin natin para at least mapalaki natin ng maganda-gandang weight o size yung baboy. So kung 50 or 40 na sako yung bibilhin natin, so halos makakonsumo tayo guys ng sa transportation cost ng 900 pesos per season. Ibig sabihin nito sa bawat isang baboy guys is 90 pesos ang transportation cost ng isang piglets. Ayan. Tapos pagdating naman guys, dito sa mga pahakot-pahakot, syempre kasama pa rin yan sa gastusin. So 800 pesos naman. So 80 pesos yung ilalaan nating budget sa bawat isang baboy. Lalong-lalo na guys kung ang baboyan ninyo ay malayo at sa gitna ng palayan, sa kumbaga malayo sa highway. Halos ang pahakot ngayon guys 20 to 30 pesos per sako ng feeds. Kaya importante na maglaan rin tayo guys ng budget. So halos 20 pesos per ano. Kasi karamihan guys sa mga magbababoy hindi naman talaga sanay maghakot ng 50 kilos na feeds. Kaya importante laanan na rin natin ng budget. Maswerte na guys kung kaya nyong hakutin yung tigpi 50 kilos na feeds. Sa building naman, katulad nito, halimbawa may building kayo na ganito, baboyang walang amoy. So dapat guys, ang upa ng isang piglets na alagaan ninyo sa loob ng 4 months, 200 pesos. Ibig sabihin, ng isang piglet, dapat nangungupahan siya, 50 pesos ang bayad niya sa pagtira dito sa building ng baboyan per month. Sa loob ng 4 na buwan, naaalagaan natin itong baboy na ito. Kapag binenta nyo, 200 pesos doon dapat nakalaan pambayad dito sa building na pinagawa ninyo. Bakit ba dapat ganun? Kasi guys, itong building na to, magkakaroon kayo ng maintenance cost dyan. Siyempre, kailangan mabawi nyo yung puhunan nyo dyan. So kaya importante na yung mga baboy na inaalagaan nyo, umuupa doon sa building na ginawa ninyo, sa piggery na ginawa ninyo. Kaya sa bawat isang piglets na tumira dyan sa baboyan ninyo, 50 pesos dapat ang i-charge nyo sa bawat baboy na alaga. Para at least mababawi-babawi nyo yung puhunan. Mas maraming baboy, mas maganda, pero kung hindi nyo pa kaya, pakunti-kunti, unti-unti nyong bawiin, at least may pangsubi kayo, pang maintenance sa inyong baboyan na sa building na pinagawa. Ito naman, CCTV, importante na ngayon, security, para secured yung ating baboyan na may internet. Ayan, so halos karaniwan yan guys, 900 pesos per month yung average na gastusin. Ayan, so kung ganyan guys yung sistema, para mabawi ninyo yung pinambili nyo ng CCTV at pang internet na rin. So 900 pesos per month, kaya halos sa isang baboy, ang i-charge nyo is 360 pesos per month. Ayan. So, para at least secured na yung perimeter ninyo, secured na yung baboyan ninyo. Kahit nasaan kayo, pwede nyo makita yung inyong baboyan. Ito na guys, isummary lang natin, pag-usapan na natin. Magkano na nga ba, base dun sa mga sinabi natin, base dun sa mga pinag-usapan natin, magkano na nga ba yung kabuuang puhunan na ilalaan natin dito sa pag-aalaga ng 10 patabaing baboy ngayong 2024. Ito pa pala guys, yung feeds naman, yung pinaka-importante na talagang gastusin. So pagdating guys, gusto nating palakihin yung baboy ng hanggang 100 kilos o at least pag 90 to 95 kilos yung ating mga alagang baboy. Ano ba yung konsumo niyan sa ating baboyan? So ipagpalagay na natin, mag-allocate tayo isang sakong pre-starter, 1,543. Isang sako ng starter, 2,015. Dalawang sako ng grower, 1,935 ang isa, kaya 3,870. At isang sako ng finisher, 1,840. Kaya suma total guys, 9,268. Ang magagastos nyo na pakain sa baboy. What if, kabady, ang gusto ko lang mapalaki ng 70 kilos yung aking mga alagang baboy. Okay na ako doon. 70, 75 kilos, ayos na tayo doon. E di, isa na lang na grower yung gamitin ninyo para at least ang gastos nyo na lang guys, 7,333 instead na 9,268. Pero syempre guys, dapat
mas malaking baboy, mas maganda kung mas mataas yung presyuhan ng baboy sa inyong lugar. So ibig sabihin, budget na natin, i-full blast na natin, 9,268 para sa pakain sa baboy kasi gusto kong lumaki ng 90 kilos, 95 kilos o 100 kilos ang aking mga alagang baboy since maganda ang presyuhan sa aming lugar. Katulad dito sa Bicol, 190 per kilo. So okay lang na palamunin natin, pakainin natin, palakihin natin yung ating mga alagang baboy para mas malaki yung ating kita. Ito na guys, so matotal na natin sa feeds consumption ng ating alagang baboy kung gusto nating mapalaki ng 90 kilos hanggang 100 kilos, 9,268 sa bawat isang baboy. Ang 10 baboy, 92,680. Sa pagbili naman ng piglets, 3,200 bawat isang baboy, depende pa rin yan kung saang lugar kayo at kung magkano ang presyuhan sa inyo. So 32,000. Pagdating naman sa labor cost, 800 per baboy, so 8,000. Sa pagdating naman sa electric, 100 per baboy, so 1,000. Pagdating sa water, since may poso, walang problema. So vitamins and vaccine, 80 pesos per baboy, so 800 pesos. Pagdating sa transportation cost, 90 pesos per baboy, kaya 900 pesos. Mga pahakot-pahakot, 80 pesos per baboy, kaya 800 pesos. Pagdating naman guys sa farm technician. Yung farm technician guys, budgetan ninyo ng 250 pesos per month. Ibig sabihin 1,000 pesos sa loob ng 4 na buwan na pag-aalaga. Usually guys, maraming technician, free yung service nila. Pero syempre, kahit nakatropa natin yung mga yan, abot-abotan nyo rin pag sigisigarilyo nila para at least in case na may mga sakit yung baboy ninyo, isang tawag nyo lang, hindi kaya paihindihan. Relationship building kasi yan guys, kailangan rin talaga natin yan sa ating negosyong babayan. So sa bawat isang baboy, 100 pesos, kaya 1,000 pesos ang budget natin sa technician sa loob ng 4 na buwan na pag-aalaga. Ito na, pagdating naman guys sa upa sa building ng mga alagang baboy, ibig sabihin sa bawat isang baboy, 50 pesos per month, 200 pesos sa loob ng isang season, kaya 2,000 pesos ang magagastos ninyo upa sa building para may pang repair kayo. At pagdating naman guys sa mga internet, so 900 pesos, kaya 360 ang ilalaan yung budget para sa mga internet. So ito na guys, magkano yung kabuo ang total? Kung walang building rental at saka walang internet ang inyong baboyan, ang magagastos ninyo guys, gusto nyong lumaki ng 100 kilos yung baboy, 90 kilos mahigit, so 13,718 sa bawat isang baboy. Ibig sabihin 137,180 pesos. 137,180 pesos. Yan na yung ilalaan yung budget para sa pag-aalaga ng patabaing baboy kasama na lahat, all in na. Pero kung gusto niyo namang 70 kilos lang, 117,830 pesos ang magagastos ninyo. Ibig sabihin, magbabawas lang kayo ng tigi isang sako ng grower sa bawat baboy na alaga. So, ganyan na pala kalaki. Ano? Ngayon, kung may rental pa kayo sa building at saka may upa pa kayo sa mga internet, so aabot guys ng 142,780 pesos. Eto, mababawi ba natin yung gastusin na yan? Imagine mapalaki natin yung baboy ng 100 kilos. At kung ang presyuhan guys ng baboy sa inyong lugar, dito sa Bicol 190, sa ibang lugar 200 pesos. Ipagpalagay ng 200 pesos per kilo. So ibig sabihin, kung 100 kilos yung baboy na average, mayroon kayong 200,000 kapag nabenta nyo yung mga patabaing baboy. Minus 137,000. Isarado na natin na 140,000. Yung pinuhunan ninyo na 140,000, makakabenta kayo ng 200,000, tubo kayo ng 60,000. Kaya sa bawat isang baboy na alaga ninyo, ang tubo ninyo guys, 6,000 pesos. Ayun. So 60,000 divided by 4, ibig sabihin, tigpi 15,000 ang maaari nyong kitain sa baboyan sa loob ng 4 na buwan na pag-aalaga, kaya 60,000. Monthly, meron kayong income sa inyong baboyan na nagje-generate at nagbibigay sa inyo ng kaperahan, extra income, passive income, 15,000 pesos. I-multiply natin into 4. So 60,000 pesos ang maaaring ibigay sa inyo ng inyong baboyan kung maganda ang presyuhan ng baboy sa inyong lugar at full blast yung pag-aalaga. Maaari pa yung mabawasan guys, depende sa kung magkano ang presyuhan sa inyong lugar. Maaari ring mabawasan yung cost, depende kung ano yung gusto nyong
ibawas dun sa mga extra costs sa pag-aalaga ng baboy. So yun lang mga katropa, kasama pa rin natin si Luigi. Ayan. So hanggang sa muli po, maraming maraming salamat dito pa rin sa Babuyang Walang Amoy. Kung kayo ay mayroong topic na gustong i-discuss, mag-message lang po kayo sa baba at susubukan nating pag-usapan yan dito sa Kabady Moko YouTube channel. Maraming maraming salamat mga katropa. So 60,000 and subscriber na tayo and counting. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Paalam.